Hello mga ka-chicken, mga ka-oye. Ngayon for today's video mga choy, mga ka-oye, no? Ituturo ko sa inyo kung paano ang saktong pag-prito ng manok gamit yung harina. So para mga ka-oye, para hindi po siya masayang po yung harina, panuorin nyo po mabuti ito kasi kailangan talaga to sa kung magnegosyo ka ng manok sa fried chicken, ang kung paano pagsaktong paggamit sa harina para hindi masayang yung harina pag lagay dun sa mantika dun sa ano. Tara, let's go, panoorin nyo mga ka-oye. Ganito po yung pag saktong pag ano mga choy, mga ka-chicken. Mayroon po tayong ditong manok, tapos harina. Harina lang po yan mga choy, wala pong ibang yahalo dyan, haliin harina lang. Ang pagsaktong pag ano mga choy, mga ka-oye, ganyan, ihaluin talaga natin na mabuti. Haluin natin mabuti para dikit po yung kanyang harina sa kanyang laman. Tapos yan ganyan. I-mix talaga ng mabuti. Tapos mga ka-oye, pagkatapos natin yan, pag ano, itaktak natin yan. Taktak natin yan para po yung harina hindi mapunta doon sa mantika, sa kawali, para di masayang. So ang ano, ang resulta nito, yung dikit lang, yun lang po ang kanyang ano, taktak mo natin, hindi ba natin isama doon sa ano, yung ganyan mga choy. Kailangan din ng mantika, mainit masyado. Tapos pag ganun, ganyan, mix din bawat salang, mix, tapos taktak. Yan po yung saktong pag prito ng manok sa paninda mga choy, para po yung harina niya mga choy hindi masayang. So nakakatipid tayo dun sa harina. Yan, ganyan. Taktak na lang natin kasi hindi na yun kasali eh. Yung dikit lang, yun lang po yung dikit sa pagloto. Katulad sa ganyan mga choy. Yan. Yan, tingnan mo yung resulta. Napakaganda tingnan mga choy. Oo. Yun mga ka-uye, ganda tingnan siya. Yun po yung ano dyan, saktong pag ano, pag proseso yan. Oh yan, kasi yung dikit lang dun sa manok, yun lang po talaga ang ayoy. Ganyan mga choy. Oh yeah. Oh, kasi pag ididiritso lang natin sa pagsalang, hindi natin itaktak, sayang lang yung harina, napunta lang, dumapunta lang dun sa mantika, sa kawali. Yan. Tapos mga choy, mga ka-oye, ating ano nga natin dyan. Tapos wag natin haluin na ganyan, wag natin haluin agad. Hindi natin yan haluin agad kasi nandun pa yung harina sa ano, katawan ng ating manok. Pagdating mga ka-oye sa 5 minutes, haluin natin siya mga ka-oye para po siya ano, ma-mix, mahalo siya para po yung pantay po ang kanya pagkaluto. Pagdating ng mga 5 minutes or 6 minutes, kailangan siyang haluin para dikit talaga yung mga ka-chicken yung ang harina sa ano, sa kanyang katawan ng ayoy. Ayoy, shout out. Yan mga boss. Ganyan lang mga ka-chicken para hindi masayang yung harina ba sa paggamit natin sa ating pag sa ipsi natin. Ganun lang ang technique. Kung nakakatulong mga ka-chicken, pwede nyo po itong i-share po ang ating mga video natin para po makakatulong dun sa nag-uumpisa. Sinais yung magtinda ng manok kung magnegosyo ng fried chicken. So ganun to lang po ang gagawin. Ito pong video na ito para po sa mga baguhan lang, sa mga professional na ano, hindi na po kailangan panoorin ito. Ito po yung mga nag-uumpisa pa lang, yung wala pang alam. Ganito lang ang gagawin para sa ganun po ay hindi masayang po ang kanyating harina. Bago natin isalang yung manok, itaktak muna natin talaga sa ating ano, lagayan, para po yung harina na hindi dikit, yung dikit lang harina yun ang nakikinabangan. Tapos yung hindi, talagang magagamit pa. So maraming salamat sa ating panonood. Hanggang dito na lang po ang ating video na ito.
Paki-like, paki-subscribe na lang po ang ating channel, OU Vlogs. Thank you for watching. God bless sa lahat. Oh yeah.